Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Mahal, sa ilang nakalipas na araw, pakiramdam ko ay para akong dahon na inililipad na lamang ng hangin. Lumulutang, hindi ko mahanap ang direksyon dahil nang nawala ka, nawala na rin ang pinanggagalingan ng lahat ng inspirasyon ko sa buhay. Ne, miss na kita. Gusto kitang maramdaman. Naubos na yata ang luha ko nung habang nasa ICU tayo. Hindi ko pa maharap ang napakasakit na trahedya ng iyong pagkawala. Nahihirapan akong pumasok dito sa bulwagang ito dahil hindi ko pa rin matanggap na kailanman hindi na kita muling mayayakap. Ayokong namnamin ang sakit. Kaya araw-araw, minuminuto kong binabalikan ang masaya nating mga araw. Alam mo ba, mahal, na sa'yo lang umiikot ang buhay ko? Kaya napakahirap tumayo dito samantalang ikaw ay nakahimlay dyan. Durog na durog ang puso ko. 18 years of marriage may seem so long, but each day is as fresh as yesterday. In my mind and heart, parang kahapon lang, mahal. Parang kahapon lamang, 27 taon na ang nakakaraan nang una kitang nasulyapan. Nang una pa lang kitang makita sa isang stage play sa ating eskwela sa UST High School noong October 1993, sa gitna ng iyong pagiging simple, mahal, napakaganda mo. Napakabilis na ng tibok ng puso ko at alam ko na ikaw ay isang napaka-espesyal na tao. Ang pangalawang pagkakataon na ikaw ay aking nasulyapan ay noong ating JS Prom noong November 9, 1993 sa EDSA Shangri-La, Mandaluyong. Pagpasok ko sa hotel ng ating JS Prom, nandoon ka sa registration table. Pangalawang beses na kitang nakita sa pagkakataong ito. Muli, napakabilis ng tibok ng puso ko. Hindi mo pa ako kilala noon at sinabi ko sa sarili ko na lalakasan ko ang loob ko na magpakilala sa iyo. Sinabi ko sa aking pinsan na kaibigan mo na ipakilala ako sa iyo at nilapitan ka ng aking pinsan at binulungan ka niya, Johnny, may gustong magpakilala sa iyo. At ikaw naman ay pumayag at tumayo. Ako naman ay lumapit sa iyo at ang sabi ng pinsan ko, Johnny, si Sherwin, pinsan ko. Hindi ko na matandaan kung tayo ay nagkamayan o kung kumaway ka lamang, ngunit nung ikaw ay ngumiti sa akin, ay nakaramdam ako ng kakaibang ligaya. Napakatamis ng iyong ngiti. Mga bandang 6:00 ng gabi, pumasok na ako noon sa bulwagan kung saan nagaganap ang JS Prom natin at nagsasayawan ang mga estudyante. Ako naman ay nakaupo sa isang mesa habang kasama ang aking mga kaibigan. Habang ako ay nakaupo sa aming lamesa, bigla kang dumaan kasama ang iyong mga kaibigan. Dali-dali akong tumayo at hinabol kita upang ayaing sumayaw. Pumayag ka, ngunit nasambit mo na hindi ka marunong sumayaw. Ganun pa man, tayo ay pumunta sa gitna, dance music pa nga ang tugtog. Hindi tayo nagsayaw noon, nag-usap lang tayo noon. Tinanong kita kung saan ka nakatira. At ang sagot mo ay, taga Bukawi, Bulacan ka. Nasa kalagitnaan na ng kanta at alam kong malapit nang matapos at para muli kitang makausap at makita,
hiningi ko ang iyong number at ibinigay mo ang iyong number. Noong panahon na yon, wala pa pong cellphone at landline pa lang po. Ang number po ay 0947-842-1023. At hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa. Pagkatapos ng gabing yon, pinagtanong-tanong na kita sa mga kaibigan ko. Lahat ng nakakakilala sa iyo ay nagsasabing, ang ganda-ganda mo nga daw. Simple, mahinhin, mabait, at mayumi. At anak ka daw ng isang sikat na personalidad na si Brother Eddie Villanueva. Mawalang galang na mahal, mawalang galang na po daddy, hindi ko naman po kayo kilala noong mga panahon na yon. At kapatid ka nga daw mahal ng mga sikat sa atin sa eskwela na mga basketball players na kung tawagin ay si Spad. Mga bansag po yan kay Mayor John John at kay Senator Joel sa UST noong mga panahong yon. Bagamat nakuha ko ang iyong telephone number, nahihiya naman akong tumawag sa iyo. Memorize ko ang telephone number mo, pero isinulat ko pa rin sa photo album namin sa bahay. Napakahalaga ng photo album na iyon para sa pamilya namin. Wala kaming yaman, pero yung album na iyon, it is the keeper of our family's treasured memories. Doon ko sinulat ang phone number mo dahil alam kong kailanman hindi mawawala sa amin ang photo album na yon. Dahil isinulat ko ang telephone number mo doon, hindi ka din mawawala sa buhay ko. At ito naman ang ikatlong pagkakataon na ikaw ay aking nasulyapan. Looking back, mahal, parang eksena sa isang pelikula. Parang tinalo pa natin ang mga kilig moments ni Robin Padilla na gustong gusto mo at kilig na kilig ka sa mga pelikula niya. Galing ako sa tanghalian sa kantin sa eskwela namin at papunta sana sa aming soccer practice. Habang naglalakad sa corridor ng aming eskwela, may nakita akong bola ng isang baseball. Bahagya ko itong sinipa ng palaro. At sa kasamaang palad ay may isang naglalakad sa koridor na tinamaan ng bola ng kaunti sa paa. Hinabol ko ang bola upang mag-sorry sa tinamaan. Yumuko ako at pinulot yon at pag-angat ng ulo ko para mag-sorry sa babaeng tinamaan, nakita kita, ne. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang ganda-ganda mo. The memories of our JS prom dance rush back to me. Naalala ko ang phone number mo at naalala ko ang birthday mo. November 24 noon. At bigla naisip ko, November 24 ngayon. Birthday mo ngayon. Kaya ang sabi ko agad sa'yo, sorry, Eleanor, happy birthday. Ang sabi mo lang, thank you. At ngumiti ka sa akin. At dumiretso ka na sa room ninyo. Dala-dala ang mga pagkain na siguro ay panghanda mo sa mga kaklase mo. Mahal, everything is still so clear and vivid to me. Parang kahapon lamang. November 30, 1993, Mayroong tumawag sa akin. Hindi nagpakilala pero humahagikik siya. Hindi man siya nagpakilala, parang alam ko na kung sino siya. Isa siya sa mga bully girls from your section na kung saan ikaw ang class president. Nung una, parang pinagtitripan ako. Tinatakot ako dahil mayroon daw akong nilapitan at kinilala nung JS prom. Mahigpit daw ang mga kapatid at magulang ng kinilala ko. Bakit ko daw kinilala?
Ang tumawag sa akin, mahal, ay yung kaibigan mo na nagsalita kahapon sa video na ngayon ay nasa Florida, USA na, si Hambilin Kayabyab. Tapos ang sabi ni Hambilin, nung araw na yon, para daw hindi ako huntingin ng mga kapatid at magulang mo, tawagan at kausapin ko daw ang babaeng kinilala ko sa JS Pro. So hindi lang pala ako ang pinagtitripan ng mga kaklase mo na bully girls, kundi ikaw din. Gusto ka nilang i-good time dahil nalaman nila na may crush ako sa iyo. Sila din ang naging tulay para tayo ay makapag-usap sa telepono. Kinuha pala nila ang number ko sa PLDT Yellow Pages. Mga kabarkada mo sila na inimbita mo sa bahay nyo dito sa Bukawi para mag-overnight bonding dahil holiday ng mga araw na yon. November 30, Bonifacio Day. Tandang-tanda ko yon dahil nasa bahay kami para sa munting salo-salo para sa birthday ng lola ko at birthday ng nanay ko kinabukasan, December 1. Pinagtripan man tayo ng bully girls, napakasaya ko naman. Hanggang ngayon, mahal, kinikilig pa rin ako dahil nakausap kita nung gabing yon. Salamat sa Panginoon sa phone call na yon. Pagkatapos nun, halos araw-araw at gabi-gabi na tayong nag-uusap sa telepono. Landline pa lamang noon, 1993. Walang cellphone. Madalas ka rin kinakabahan noon dahil baka mahuli ka ni Mami Dory na may kausap sa telepono. Lagi kang nagtatago. Medyo strikta si Mama Dory. Kinakabahan man ako, niyaya kitang mag-date. Sobrang saya ko nang pumayag ka, mahal. Tandang-tanda ko pa, December 8, 1993, alas 10 ng umaga, ang usapan natin, magkikita tayo sa UST Arc of the Century sa may Espanya. Ang ganda-ganda mo sa suot mong moss green na blouse. Simple pero napakaganda. Nahihiyaman ako sa neon green kong t-shirt ng araw na yon. Malakas ang loob ko dahil meron akong mahigit 500 piso sa bulsa ko. Alam mo namang napakahirap ng buhay namin. Pero hindi ako papayag na bubunot ka ng pera sa date natin. Sagot kita. May nagpadala sa nanay ko ng dollars at hiningi ko ang $20 at nakiusap ako sa aking nanay na ibigay na lang sa akin yon. Nakiusap naman ako sa kaibigan ko na palitan niya yon sa mami niya at nagkaroon po ako at that time exactly ng 540 pesos. 27 po ang palit noon time na yon. Sabi ko, lubusin na niya at pahiramin niya na rin ako ng magandang rubber shoes para sa date namin ni Johnny. Mahal, pinaghandaan ko ang first date natin. Alam ko na ang mga panahong yon, alam ko na nung mga panahong yon na ikaw ay nakakaangat sa buhay. Pero hinding-hindi ako papayag na gagastos ka maski 5 sa ating date. Tinakasan natin ang driver mo at nag-jeep tayo papuntang SM North sa Quezon City. Sorry po, Daddy. Nahihiya ako sa iyo at pinag-jeep lamang kita. Pero masayang-masaya ako dahil pumayag kang makipag-date sa akin. Hindi ko naman alam na hindi ka pala kumakain ng pizza pie. Pero sumama ka sa akin sa Shakey's para kumain. You made me feel comfortable and you appreciated my effort. Salamat, mahal. Natansya ko na ang pera ko pauwi ng UST. Kaya hindi na tayo nag-jeep pabalik ng UST. Nag-taxi na tayo. Pero sa Forbes Street tayo nagpababa
at hindi sa main gate sa Espanya dahil natatakot kang baka makita tayo ni Dico at ng kanyang mga kabarkada. Cliche man, masasabi ko mahal na God gave me you. Sino bang mag-aakala na yung crush na crush ko nung high school ay magiging girlfriend ko? Napakaganda at napakalambing. Pero sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, mahal, pumasok na rin sa aking isipan ang katotohanan na ang estado natin sa buhay ay langit at lupa. Langit ka, lupa ako. Prinsesa ka, ako'y dukha. Sa pelikula lang naman kasi nangyayari, nagkakatuluyan ang isang mayaman at isang mahirap. Fairy tale, kumbaga. At kahit mahal kita, tinanggap ko na napakalayo ng agwat ng estado natin. Nawala ang kaunting negosyo ng pamilya namin at araw-araw na may banta na palalayasin kami sa maliit naming bahay sa Maynila. Isang kahig, isang tuka kami, mahal. Naisip ko, ang hirap na nga ng buhay ko, isasama ko pa ba sa ganitong buhay itong nobya ko? Masakit man dahil mahal na mahal kita at nagmamahalan tayong dalawa, nagdesisyon tayo na maghiwalay para mag-focus sa pag-aaral natin. April 26, 1994 yon. Graduation natin sa high school. Doon tayo nag-break. Mahal na mahal kita, ne. Ayaw kitang idamay pa sa kahirapan ng buhay namin. Nung panahon na yon, inisip mo na para lang akong isang bata na basta na lamang magfo-focus sa pag-aaral at isasantabi na lang ang ating pagmamahalan. Pero salamat at later on sa ating buhay, binigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag sa iyo na gusto ko muna mag-focus sa aking pag-aaral, makapagtrabaho, tulungan ng nakababata akong kapatid, tulungan ng nanay at tatay ko, at maitaguyod ang sarili ko. At pag naitaguyod ko ang aking sarili, hahanapin kita, ne. At hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Nang maghiwalay tayo nung gumraduate tayo sa high school nung 1994, we went on with our separate lives. Gaya ng sinabi ko sa'yo, nagsikap akong makatapos ng kuleyo, nagsikap akong magkaroon ng magandang trabaho. Hindi man tayo nagkita sa loob ng mahigit na 6 na taon, hindi man nagkatagpo, kailanman eh, hindi ka naman nawala sa isip at puso ko. Mahal ko, ni hindi ako tumingin sa ibang babae dahil para sa akin, ikaw ang pinaghahandaan ko. Ikaw ang babalikan ko. Ikaw ang aking simula. Ikaw ang aking gitna. At ikaw ang aking wakas. Nung minsan na may nakita akong kaibigan natin, ang pangalan niya ay si Sel Florendo, hiningi ko ang cellphone number mo. I just stored it on my phone, not knowing kung kailan kaya kita maitetext. Taong 2000 na po ito, year 2000. Ikaw si Bukawi girl sa phone book ko. Lagi kitang naaalala, lalo na mahal, nung nakapagtrabaho na ako sa isang malaking kumpanya. May pakotse ang kumpanya at malaki ang sweldo ko. Pero may hiya at siguro
Natatakot ako, kaya hindi kita tinatawagan. May sariling plano pala ang Panginoon. Akalain ko ba naman na yung isang text ko sa isang katrabaho ko ay sa iyo ko maisisend? Taong 2000 po ito, mga sometime, ba't di kayo naniniwala? Mga buwan po ng October or November, year 2000. Akalain ko ba naman na yung text ko sa isang katrabaho ko ay sa'yo ko may sisend? Napunta kay Bukawi Girl ang text ko. Too late na mag-sink in sa akin, mahal, na sa'yo ko na ipadala ang text. Siguro nga ay dahil simula nang makuha ko ang iyong cellphone number, lalo ka nang hindi nawala sa aking isipan. Hindi ka sumagot noon. Yun pala, kilala mo rin ang cellphone number ko. Ibinigay din pala nung kaibigan natin na si Self Lorendo ang cellphone number ko sa'yo, kaya kilala mo rin ang number ko. Nilakasan ko ang loob ko. Nag-text ako ulit. Ang sabi ko, ito ba ang kakilala kong pinakamaganda sa UST High School? Hindi ka ulit sumagot. Nag-text ulit ako. Tinanong ko, ang sasakyan mo ba ay yung paring Toyota Corolla mo na ang plaka ay UAT244, kulay gray? Pagkatapos ng tatlong text ko, ayun, finally, sumagot ka na. Alam mo kasi na mahilig din ako sa sasakyan. Ang sabi mo, hahaha, CRV na. Gusto mong makita? So ito po yung CRV ni Johnny na binili niya. It's also a graduation gift from daddy to her when she graduated from UP way back in 1999. And I am still preserving this and keeping this vehicle. So ang sabi niya, CRV na, gusto mong makita? So from that text, nagkausap na ulit tayo at nakapag-date. Sinundo kita sa Strata Building sa Ortigas kung saan ka nag-opisina at kumain tayo sa Via Mare sa Philippine Stock Exchange Building. That was December 7 of year 2000. Naka-maroon blouse ka at black skirt. Ang ganda mo, mahal. Araw-araw na tayong nagte-text at nag-uusap noon. And just like that, nagkabalikan na tayo. From then on, hindi na tayo mapaghiwalay. Hindi na October 15, year 2001, birthday ko, nang una mo akong iniharap kay daddy at kay mami. Siyempre po, noong mga panahon na yon, ang tawag ko po sa kanila ay Tito Eddie at Tita Dory. Kabadong-kabado ako noon, mahal. Natatakot ako na baka hindi nila ako tanggapin. Dahil mahirap lang ako at hindi isang born again Christian. Ngunit dahil mahal na mahal ka nila, ang gusto mo at ang lahat ng gusto mo ay ginugusto na rin nila. Maraming salamat po, Mama Dory. Maraming salamat po, Daddy. Lagi na rin kitang dinadalaw sa Bukawi. At dahil hindi na tayo mapaghiwalay, sabi ni Inang Nena na iyong lola at nanay ni Mama Dory na noong panahon na yon ay nabubuhay pa, lagi na kayong magkasama.
Baka kung anong isipin ng mga tao, magpakasal na kayo. Hindi naman mahirap pagbigyan ang hiling ni inang mahal. Ang katotohanan, gustong-gusto ko yon. Gustong-gusto ko yon dahil mahal na mahal kita. Gusto kitang makasama sa habang buhay hanggang sa tayo ay tumanda. Nag-set ako ng pamamanhikan ng Petsang December 2001. Napakasaya ko. Pinagbihis ko ng maayos ang aking tatay at ang aking nanay at isinama ko ang pili naming kamag-anak. We were so happy. We were so in love. Naset na ang kasal natin ng May 11, 2002. January 2, 2002, nang ako naman ay mag-exam sa Ateneo Law School. Hindi pa tayo kinakasal noon. Salamat sa Panginoon at nakapasa naman. Pero dahil naghahanda ako sa law school, ang lahat ng preparation sa kasal natin ay naatang sa balikat mo, mahal. Noon pa man, nakita ko na you were a very decisive woman. You were a born leader. Pag may gusto kang mangyari, mangyayari. You are an amazing woman. Lahat ng plano at preparation sa kasal ay ginawa mo. Kasabay ng buong-buong pagsuporta mo sa akin sa paghahanda ko sa law school. May 11, 2002, nang mag-isang dibdib tayo. On this day, the Lord gave His greatest gift to me. Ang katuparan ng aking mga pangarap. Pinagkukuhanan ko ng aking lakas. Ang aking inspirasyon. Ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa akin. Mula noon hanggang ngayon, kinikilig ako kapag sinasabi mo sa akin that I am yours completely. Sorry, mahal. Dahil lang time natin sa bawat isa for the honeymoon in Canada ay na-cut short dahil kailangan kong mag-enroll ng abugasya sa Ateneo Law School noong May 2002. Pero salamat, mahal, dahil hindi mo ipinaramdam sa akin na naiinis o nagagalit ka. Instead, ipinaramdam mo ang buong suporta mo sa akin. You were very supportive of my dreams, ne. Sa lahat ng mga taong yon, mula nang tayo ikasal, you made your dreams wait so that mine can come true. Habang busy ako sa law school, ikaw ang namamahala sa pagpapagawa ng bahay natin sa Las Piñas. 2 years din tayong tumira doon, mahal. Ang hirap ng buhay ng isang estudyante ng abugasya. Pero sinamahan mo akong kargahin ng hirap. Very supportive ka, mahal. Nang mahirapan na ako sa kakabiyahe mula sa Las Piñas patungong Ateneo Law School sa Makati, tumira ako sa isang maliit na kondo malapit sa Rockwell. Sinamahan mo pa rin ako. Kahit na sobrang liit ng kwartong yon sa kondo na yon. Ni walang kortina, Manila paper lang ang takip ng pangtabing sa bintana. Nagtiis ka para sa akin. Ang happy memories natin sa maliit na kondo na yon, mahal, ay yung pinapanood natin araw-araw ang Korean novelang Stairway to Heaven. 2004 pa man, mahilig na tayo noon sa Korean novela. July 2005 nang lumipat tayo sa mas malaking condo unit sa Taguig. Ipinagbili na natin ang naging bahay natin sa Las Piñas. Ang hindi ko makakalimutan doon
Nang gagraduate na ako sa law school, mahal, kinuhanan kita ng picture sa sofa natin. Habang nakasuot sa iyo ang graduation cap ko sa pag-aabuga siya. Kagigising mo lang noon, napakaganda mo. Ang sabi ko, mahal, ang tagumpay ko ay tagumpay mo. Sa iyo ko inaalay ang graduation ko sa pagkaabuga siya. 2007 nang lumabas ang bar exam results. Lawyer na ang asawa mo, mahal. Lagi mong sinasabi sa akin that I am destined for something great. At huwag kong limitahan ang sarili ko. Mahal, thank you for always believing in me. Ang lahat ng pagsisikap ko sa buhay ko ay para sa iyo. Ikaw ang mundo ko. I drew my inspiration from you. I had dreams and I have the strength to make it happen because I wanted to give you and our future children the best life that a husband and a father can give. From 2007 to 2008, I was very busy building my career as a lawyer. Kumikita na ang asawa mo, mahal. Mas malaki. Alam ko naman na komportable na ang buhay mo mula pagkabata mo. Nakakaangat kayo sa buhay. Pero gusto kong mas maging komportable ka sa piling ko bilang asawa mo. Gusto ko lagi kang proud sa akin. I was busy building a career and you supported me with all your heart. Maraming salamat sa mga araw na pagpagod ako galing sa law office ay minamasahe mo ako. Ipinaghahanda ng masarap na hapunan at ini-encourage ako kapag ako ay pinanghihinaan ng loob sa buhay. Ang lagi mong sinasabi sa akin, mahal, Sherwin, do everything with joy as if you are doing your work for the Lord. Hindi tayo kaagad nabiyayaan ng anak simula nang tayo ikinasal. Pero alam kong araw-araw ay yun ang dasal mo. Lagi mong sinasabi ang faith mo na magkakaroon tayo ng anak. Na magkakaanak tayo. August 2007, when we first tried our IVF dito sa Pilipinas. Pero ito ay nag-fail. Iyak ka ng iyak. You were broken. Consistent with your being a very decisive woman at pagiging desidido porsigido mo, nag-try ulit tayong mag-IVF ng April 2008 muli dito sa Pilipinas. Failed na naman. Iyak ka ng iyak. Labis kang nasaktan. Pero siyempre, hindi ka pa rin sumuko. Sabi mo sa akin, Sherwin, let's help each other build a strong and God-founded and God-centered family. I love you more each day and I renew my vow to you as your partner, as your wife, as your best friend, as your confidant, and in the near future, the mother to your children. I love you so much, sabi mo sa akin. Kaya't nagpunta tayo sa Amerika ng May 2008 to try IVF again. Nag-resign na po ako sa aking trabaho sa law office.
para tuluyan ang mag-focus na kami magkaroon ng anak. Naglaan na po kami ng panahon. Napakahirap ng pinagdaanan natin, mahal. Lalo ka na dahil ikaw ang ini-injectionan at ikaw ang magbubuntis. Ako naman ay driver mo lamang doon at tagaluto ng mga paborito mong pagkain. Pero kinaya natin. Ikaw ang timon at ikaw ang desidido porsigido. We prayed together for a child. When you finally had your injection, magkasama tayo. Ang lagi nating kinakanta, pag pumupunta tayo sa IVF testing facility and IVF facility, na bumabiyahe tayo ng halos isang oras sa California, lagi nating kinakanta noon ay ang kantang I Love You Lord. Salamat sa Panginoon dahil noong July 25, 2008, sinabi na sa atin nung IVF center na ang resulta ng pregnancy test natin na ikaw ay nagdadalang tao. Iyak ka ng iyak noon, mahal. At labis-labis ang pasasalamat sa Panginoon. Napakasaya natin ng araw na yon. Bumalik tayo sandali sa Pilipinas para umattend ng anniversary ng JIL. 30th year anniversary ng JIL noon. Itong picture po na ito, pregnant na po si Joni Nyan kay Doreen to our first child. Pero pagdating ng November 2008, pagkatapos ng anniversary, 30th year anniversary po ng JIL, bumalik na kaagad tayo, mahal, sa Amerika dahil ang sabi mo, gusto mo doon manganak. Tayo lang dalawa doon, mahal. Just the two of us, preparing and waiting for our firstborn. Lagi ako nagpupunta sa grocery noon para mamili ng lulutuin para sa'yo. Nilulutuan kita ng mga paborito mong pagkain at paborito mong ulam. Nilagang baboy, pinangat na isda at bistik Tagalog. Lagi rin akong may ice cream as your dessert sa gabi. March 20, 2009 nang ipinanganak si Doreen. The one who broke our ice, our icebreaker. The one who started our cast. Napakasaya natin noon, mahal, ng buong pamilya natin. Pati na rin ng buong JIL ministry. Lahat ay nagdiwang. Halos lahat ay nagpunta sa Amerika. Si Mami, si Daddy, si Kuya, si Pico, Pastora Jovi, ang nanay ko. Lahat ay nagdiwang dahil napakatagal nating lahat na naghintay para sa blessing na ito. Si Doreen ang unang regalo ng Panginoon sa pagbuo ng ating cast. Sumunod naman si Joaquin noong December 28, 2011. At si Elia Grace noong October 11, 2013. Yun po yung picture na nasa kanan. Ang tatlong anak natin ay bunga ng iyong katapangan, matinding sakripisyo, pagiging pursigido, at pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Diyos na didinggin ang panalangin. Panalangin natin na magkakaroon tayo ng anak. All those years, mahal, ipinaranas mo sa amin, me as your husband,
and our children how loving and caring you are. Mahal, napaka-espesyal na mga parties that you arrange for the kids. Ganun din para sa birthday ko. Mga surprise parties. Bawat birthday ay very special ang celebration. Sobrang saya ng mga bata. Bawat okasyon ay special. You made sure that everybody feels special. Grabe ang mga sorpresa mo. Kaya tanggap na tanggap ko, mahal, kapag binibiro mo ako sa aking mga staff, sa aking opisina, na pag ako ang nag-prepare, siguradong palpak. At kapag ako ang nagplano ng surprise party para sa'yo, siguradong walang buhay. Tanggap ko kasi na talagang wala akong laban sa mga pasurpresa mo. Ito naman pong picture na to ay 30th birthday ni Joni. We surprise her. As a wife, mahal, you fully supported me sa career ko bilang isang abogado. Sa efforts ko sa pagsisimula ng ating mga negosyo. At sa pagpasok ko sa paglilingkod bayan sa pamamagitan ng Sibak Party List. You were always there for me. As a wife, bilang asawa ko, sobra-sobra ang pasasalamat ko sa iyo dahil binigyan mo ako ng pagmamahal, lakas, at inspirasyon para tuparin ang pangarap kong maging successful sa negosyo, para maging isang good provider para sa pamilya natin. Maging isang maayos na ama at asawa, nakakalinga at magtataguyod ng ating pamilya. Nasanay ako, mahal, na lagi kang nandyan para sa akin at sa mga anak natin. Kaya medyo nanibago ako nang magsimula ka ng ma-involve paunti-unti sa paglilingkod sa bayan ng Bukawi. Taong 2014, nang magsimula kang ipresenta ang sarili mo bilang lingkod bayan dito sa ating bayan. Aaminin ko, mahal, dumaan ako sa malulungkot na yugto ng ating pagsasama dahil miss na miss kita. Lubha kasing nabawasan na ang oras at atensyon mo sa akin bilang asawa, gayon din para sa mga bata nang dahil sa politika. Ganun pa man, dahil sa pagmamahal ko sa iyo, malungkot man ako dahil bawas na ang oras mo sa akin at hindi na tayo nagkakasama tulad ng dati, 100% pa rin ang support ko sa iyo sa pagtakbo mo noong 2016. Mahal na mahal mo si Mami at si Daddy. Mahal na mahal mo rin ang iyong mga kapatid. Mahal na mahal mo rin ang bayan ng Bukawi. Unti-unti, ng mga panahon na yon, nakikilala mo na ang mga local leaders dito sa ating bayan. At napapadalas na ang pagdalo mo sa mga local political activities. Nakakapanibago dahil madalas ka nang wala. Pero dahil mahal na mahal kita,
sinuportahan kita nang magdesisyon ka na maglingkod ka sa mga mamamayan at bayan ng Bukawi. Kung ano man ang maliit na lalalaman ko sa pagkakampanya ay binahagi ko sa iyo, mahal. Kung ano man ang maliit na lalalaman ko sa batas ay inihanda ko rin para sa iyong kandidatura. Sobrang naging busy ka noong mga panahon na yon. Pero salamat sa Diyos dahil may extra blessing siyang ibinigay sa atin. Sa gitna ng kampanya, nalaman natin na ikaw ay nagdadalang tao para sa ating ika-apat na anak. This time, it was not through IVF. It was through natural conception. Salamat po. Ang pang-apat nating anak na pinangalanan nating Lexi Joy, na ang ibig sabihin, ang kala po namin ay lalaki po ang magiging anak namin, kaya ang pinangalan namin ay ang pinaghahandaan po namin na Lex po siya, meaning fortress or tower, dahil gusto ang prayer po namin noon kay Lord ay mayroon na po kaming dalawang babae, mayroon po kaming isang lalaki. Ang prayer po namin ay ang maging anak po sana namin, Lord, ay lalaki po naman ang maging pang-apat namin. Kaya ang naghahanda po kami ng pinaghahandaan po namin pangalan, ang ibibigay po namin ay Lex. Ngunit iba po ang plano ng Panginoon at ang ibinigay po ay isang babae. So we just continued with the name Lex and added the letter I, and then nag-isip pa po kami ng second name. Ang nagrema po sa amin at ang binigay ng Panginoon ay ang pangalang Joy. When Lexi Joy was born, that was November 9 of 2016, it means she is the joy of the elections. Well, Joni winning in the toss coin, it is a blessing from God. If you look at it secularly, Lexi Joy was the lucky charm in her tummy, in her belly. So si Lexi Joy po ay isang miracle blessing to our family. Pero after po nun, tuluyan na pong nagpalaygate ang aking mahal. Dahil napakalaki na po ng sakripisyo niya, dahil apat na beses po siyang nasisarian. Ganyang katapang at ka-decisive woman ang aking mahal. Nung 2016 campaign po, going back, nagkasakit ka rin. That was March of 2016. Doon unang lumabas ang iyong vasculitis. Nung panahon na yon, kakaunti lamang, dito lamang sa lower portion ng iyong hita, at pinainom ka lamang ng steroids, nagpahinga ka lang ng ilang araw, pagkatapos noon ay bumalik ka na sa kampanya. May mga araw na masama ang pakiramdam mo noon, pero hindi mo inalintana at hindi ka tumigil sa kampanya dahil malapit na ang halalan. Nakita ko ang pagod mo sa kampanya, mahal. Pero sa kabila ng pagod mo, nakita ko rin na ikaw ay maligaya. Maligayang maligaya sa paglilingkod mo
sa bayan ng Bukawi. In fact, if I may just share, siguro latter part po ng March, latter part ng March of 2016, Johnny went home around 11 in the evening, close to midnight, coming from a campaign sortie. And then at that time, I also came from a campaign sortie ng Sibak Party List because I was still an incumbent and it was campaign season. And we were in the room. She got home around 11:30 while wearing her campaign uniform. At that time, it was color yellow. She was so thin at that time, merely weighing around 100 pounds. Her cheekbones were so prominent. And then, ako po, nagbibihis na dahil maaga po ako nakauwi. Tapos itinaas niya lang po yung kamay niya. And then, backwards, she plunged into the bed. Tapos she told me, "Ay, mahal, pagod na pagod ako." And then, sabi ko, "Eh, syempre, ikutin mo ba naman yung buong bayan eh? Tsaka syempre, third termer si Kuya, maraming nagnanais at pinipresenta din yung sarili nila sa paglilingkod. Talagang bakbakan yan sa pagpapakilala." And then when she plunged into the bed, at tapos po ay lumapit na ako sa kama at kinausap siya upang magkwentuhan kami, ang sabi niya, "Pero alam mo, mahal, kahit pagod ng pagod ako, dito ko nakikita ang aking self-fulfillment. Ang paglilingkod sa aking kapwa." So, looking back, mahal, after what happened, close to more than a week ago, when your heart finally stopped beating, last March 28, and there were words to the effect that says that it was partly politics that was a reason why you got sick, at dahil sa stress din sa politika. Ako po ang unang-unang nagsabi na hindi po yun totoo. Dahil si Johnny po ay maligaya at dito niya nakikita ang self-fulfillment niya sa paglilingkod sa kanyang kapwa dito sa bayan ng Bukawi. Tinawag ka ng ating Panginoon, mahal, para dito. At nang maghahalala na noong 2016 at nagtabla ang resulta, tayo bilang mag-asawa at magkabiyak at iisa ay nagdasal ng taimtim na biyayaan tayo ng tagumpay. Nakita ko noong mga panahon na yon, after ng magtabla nung madaling araw, after matali ng COMELEC at naghintay po ng ilang oras para officially ma-declare na tabla, you humbled yourself before God. And you asked Him to let His will be done. You always say, "We may throw the dice, but it is you who decides where it will tilt," paraphrasing. At magkasama tayong pumunta noon sa munisipyo para harapin ang isa na namang laban, ang Toscoin, mahal. At Diyos
ang nagbigay sa iyo ng tagumpay. And the rest indeed is history. So yan po yung victory namin noong year 2016, sa 2016 election. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Panginoon Diyos? At kung gaano ka-intense ang kampanya mo, mahal, para sa 2016 elections, ay ganoon ka din ka-intense sa pagtatrabaho mo sa first term mo. Mahal, mahina ang 14 hours to 16 hours of work every day sa iyo. Sa pagitan ng mga taong 2016 to 2019. Para sa iyo, yung pagkakatabla ng laban mo ng 2016 ay driving force mo para ibigay mo ang lahat ng oras, talino, at lakas mo para magtagumpay ka sa halalan ng 2019. Pasensya ka na, ne. Kung minsan ay may half-ment akong biro sa iyo na hindi ko na makita ang asawa ko sa bahay. Nanami-miss ko kasi yung mga panahon na ako lamang at ang mga bata ang sentro ng iyong buhay. Pero salamat. Dahil binibigay mo ang iyong pangunawa sa akin, kapag nagsasabi ako sa iyo nito at pinapaliwanag ko lamang na talagang namimiss lang kita. Alam ko namang kaligayaan mo ang maglingkod. Dito ka tinawag ng Panginoon. At hindi ko aalisin ang anumang nagpapaligaya sa iyo. Dahil mahal na mahal kita. Hindi naman nasayang ang paglilingkod mo sa mga Bukawenyo dahil sinuklian naman nila ito ng isang landslide victory sa pagkapanalo mo ng taong 2019. Pwede po bang may sound yung video? At pwede rin po ba kayong pumalakpak? Salamat po. Pwede po bang... Anyway, ito na po ang huli kong pagkakataon upang may pronounce ko po ang pagmamahal ko sa aking asawa. Pwede niyo po bang may play ulit yung video ng 2016 Toscoin nang may sound naman po? Please. Gusto ko lang pong ipakita. Po ba yun? Mas mahaba pa po kasi yun eh. Sa totoo lang po, sa tuwing hagis nung election officer nung barya, kahit po pumunta sa ilalim ng lamesa, hinabol ko po at sumuta ko ron dahil gustong gusto ko pong manalo ang aking esposa. Dahil ang tagumpay niya ay tagumpay po ng aming buong pamilya. Itong taong 2019, mahal, after mong manalo, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil ang pakiramdam ko ay nanalo na rin ako at ang apat nating mga anak.
Ang tagumpay mo ay tagumpay natin ng mga bata. Hands-on ka pa rin sa lahat ng trabaho mo sa munisipyo. But this time, nagde-delegate ka na ng mga gawain sa iyong mga department heads at sa iyong mga katrabaho. Mas marami ka ng oras para sa amin ng mga anak mo ngayong second term mo. Natapos na din ang term ko sa politika at inilipat na natin dito sa JIL ang mga bata para mag-aral. Lagi na tayong magkakasama. Masasabi ko ne that the best year of our married life ay itong huling nagdaang 12 buwan after mong manalo ng second term mo. Kumpleto tayo. Magkakasama. Ako, ikaw, at ang apat nating mga anak na kung tawagin mo ay ang ating mga jewels. Si Doreen, si Joaquin, si Ilia, at si Lexi. Nang panahong ito, mas lumalim din ang relasyon natin bilang mag-asawa at magkaibigan. Sa salita ng Diyos na gumagabay sa atin, mas tumibay ang ating tatsulok. Si Yesu Kristo, ako, at ikaw. Masaya tayo at ang mga bata na magkaroon tayo ng mga family vacation. Ito po ay sa Taiwan. Taken June of 2019. After her victory, sama po namin dyan yung mga League of Municipalities of the Philippines Bulacan chapter. So, masayang masaya tayo at ang mga bata na magkaroon tayo ng family vacation sa iba't iba mga bansa. Sa Taiwan, sa Korea, at sa Canada. Masayang masaya tayong dalawa mahal. Pero mas masayang masaya ang apat na mga bata. Yung last Noche Buena na kumpleto tayo, that was December 24 of 2019. Itong litrato po na ito ay this was taken using her phone and she posted that in her Instagram. Totoo po, nung time na yan, wala naman po kaming handa sa bahay. Si Joni lang po ay the usual her. She always has gifts for her children and for everyone. And we only had a very simple meal at that time and that was our dinner. A simple minudo and lumpiang Shanghai. But that served as our Noche Buena together. And she took that photo and posted it to send merrymaking to everyone. Especially po, marami siyang mga followers. Yung Noche Buena natin noon, mahal, napakasimple pero memorable. Nasa bahay lang tayo, pero walang kapantay ang saya. Palagi kong maaalala yung tawanan ng pamilya natin
habang kumakain ng Noche Buena at nagbibigayan ng regalo. Ang saya-saya ng mga bata habang nagbubukas ng mga regalo na siyempre galing sa iyo. You always have time to buy gifts for everyone, especially for the children. Nung oras din na yon, sa ating huling Noche Buena, walang trace ng pagiging Mayor Johnny mo. Ang kasama namin ng mga bata ay ikaw, mahal. Ang pinakamagandang regalo sa akin ng Panginoon. Ang aking buhay at ang mami nila Doreen, Joaquin, Ilia at Lexi. At lumipas na ang Christmas holidays ng year 2019. Alam ko na hindi naging madali para sa iyo ang pagpasok ng January year 2020. Malungkot ka, mahal, dahil sa kalagayan ni Mami. Nang sabihin ng mga maraming doktor na anytime ay maaring mamaalam si Mami, lagi kang umiiyak. May mga gabing nagigising ako at nakikita kita na nakaupo ka sa kama at ikaw ay umiiyak. Labis kang nagdadalamhati sa tinuran ng mga doktor. Nag-aalala ka, mahal. Pero with the faith that you have, ang sabi mo, hindi mo at hindi i-give up ng pamilya si Mami. Pagkatapos ng trabaho mo sa munisipyo, lagi kang luluwas sa Taguig para puntahan at alagaan si Mami. Halos madaling araw ka nang nakakauwi nun dahil sa pag-aalaga kay Mami. Ito po ay yung mga buwan ng Enero at halos close to first 2 weeks ng Pebrero. Nahihirapan ka emotionally. At the same time, ay nahihirapan ka rin physically. Pero ikaw yan, mahal eh. Hindi ka napapagod para sa mga mahal mo sa buhay. February 11 this year, nang muling lumabas sa iyong paa ang napakaraming rashes na sanhi ng iyong vasculitis. So after 4 years po, after 4 years, mahal, muling lumabas ang iyong vasculitis. This time, mas matindi ito kaysa sa vasculitis mo noong taong 2016. Kaya agad tayong nagpunta sa ospital. Ang sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. So nasa ospital ka ng petsang Pebrero 12, 13 at 14. Ngunit kinailangan mong pumunta dito sa ating bayan para sa kasalang bayan para pirmahan mo yung certificate of marriage ng mga kinasal, dahil walang visa ito kapag ka hindi mo pinirmahan. Namadali ang iyong pagpapagamot sa ospital. Lumipas ang ilang araw, February 18, nang muling sumama ang pakiramdam mo dahil sa vasculitis.
March 10 this year nang umuwi si Mami sa Panginoon. Napakalungkot mo, mahal. Ni hindi ka nagkaroon ng sapat na oras para magluksa para kay Mami dahil nagkaroon ng lockdown. Sa gitna ng pagdadalamhati at ang iyong paglaban sa vasculitis, tinupad mo pa rin ang tawag ng iyong tungkulin. Gumanap ka pa rin dito sa ating bayan ng Bukawi. Mula sa pagmomonitor ng COVID cases, paghahanda sa mass testing, pagsisiguro na mga medical workers at frontliners ay mayroong PPE at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayang Bukawenyo. Ganyang ka-committed ka sa trabaho mo, mahal. Na-extend ang lockdown simula ng April 2016. Kaya extended din ang lahat ng trabaho mo sa pagbibigay ng ayuda. Gaya ng dati, hands-on ka sa iyong trabaho. Habang ikaw ay patuloy sa pagtatrabaho, sa pagbibigay ng ayuda, mahal, humina na naman ang katawan mo dahil sa vasculitis. Pinilit na kitang dalhin sa ospital. Buong akala ko ay makaka-recover tayo sa epekto ng vasculitis at ng mababang immune system mo. Noong nasa ospital ka, nagpapalakas ka lamang. At ilang araw na lamang ay lalabas na tayo sa ospital. Pero isang umaga, nang ako'y umuwi para sandaling makaulayaw at makasama ang mga bata, mayroon akong natanggap na isang tawag mula sa isang doktor at hinihingi ang aking permiso na ikaw ay i-intubate. Dahil sa kulang ang oxygen sa iyong dugo, nagkaroon na ng complications. Dahil sa vasculitis, lubhang naapektuhan ang iyong immune system na naging dahilan ng pneumonia. Habang nasa ospital, mahal, alam mo at alam ng Diyos na inubos naming lahat ng buong pamilya ni Daddy, ni Dico, ni Kuya, ni Bebeng, ko. Inubos ko ang lahat, mahal. Hindi ako makakapayag na hindi kita maiuwi sa mga bata ng malakas. Kailangan ka ng mga anak natin. Walang makakapalit sa yakap at aruga mo na maibibigay sa mga bata dahil sila ay galing sa iyong sinapupunan. At nung hapon po,
isang linggo na ang nakakaraan, May 28 ng hapon, tumigil na sa pagtibok ang iyong puso. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kinausap ko ng paulit-ulit ang doktor na i-revive ka at gawa ng paraan na muling pumuntig ang iyong puso. Hindi kailanman ako susuko. Ang sabi ng doktor, hirap na daw ang katawan mo, mahal. Ang sabi ko naman sa doktor, gawan pa ng paraan na muling tumibok ang iyong puso. Nakiusap ako, mahal. Halos isang oras akong nakikiusap sa mga doktor na ibalik ang iyong puso. Na ibalik ang tibok ng iyong puso. Dahil hindi ko alam paano ko maipapaliwanag sa apat nating mga anak kapag ka hindi na tumitibok ang iyong puso. Sa oras ding yun, nakiusap ako sa Diyos na dugtungan pa ang buhay mo. Kailangan ka ng mga bata. Ngunit wala na, mahal. Hanggang doon na lamang. Nung namatay ka, mahal, namatay na rin ako. Naubos na ang aking mga luha sa haba ng laban natin sa ICU. Tuyon-tuyo na. At ng panahon na yon, at ng oras na yon, nilapitan kita at hinalikan kita sa iyong mga labi. Tumingala ako at nakipag-usap ako sa Diyos. Ang sabi ko, Lord, inaalala ko po ang buhay ng mahal kong si Johnny. Simula po nang magkakilala po kami, 27 taon na ang nakakaraan. Mula noon hanggang ngayon, sa lahat ng kanyang ginagawa, Panginoon, sa pagmamahal sa akin bilang asawa, sa pag-aaruga ng kanyang mga anak bilang isang ina, sa pagmamahal sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kapatid, sa paglilingkod sa bayan, lagi, Panginoon, iisa lamang ang kanyang layunin, ang mabigyan ng kaluwalhatian ang iyong pangalan. Mahal, ang sabi ko sa Diyos, Lord, Joni is your daughter. She is your child. Isinusuko ko na po ang pakikipaglaban para sa buhay niya
dito sa mundong ibabaw. Dahil alam kong she is at rest with you, Lord, in eternal life. Walang sakit, walang karamdaman, at walang hinagpis. Mahal, kung ako lamang, ang masusunod, hinding-hindi kita isusuko. Kung hindi ko lamang lubos na naintindihan ang buhay sa piling ni Jesucristo pagkatapos ng kamatayan. Sa mga oras na yon, halos wala akong kapayapaan dahil hinahanap kita at gusto kitang maramdaman. At sa oras na yon, mahal, pinanghawakan ko na lamang ang pagkakakilala ko sa iyo sa loob ng 27 taon, ang pagmamahal mo at takot mo sa Diyos. At sa puso ko, ikaw ay anak ng Diyos. At ang aking paniwala na kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas at siya ang iyong Panginoon, magkakaroon ka ng buhay kahit na ikaw ay mamatay na. Kaya't mahal, namatay man ako ng araw na yon, nang nawala ka, kailangan kong maging malakas para sa ating mga anak. Ne, ikaw ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa buhay ko. Dito sa bulwagang ito at sa buong mundo, sa lahat ng tao na ang buhay ay nahipo mo, ako ang pinakamapalad. Dahil sa akin mo binigay ang kaisa-isang buhay mo para maging kabiyak mo. Sa akin ka sumugal. Sa akin ka tumaya despite of me. Iniisip ko, mahal, pagkatapos ng lahat ng ito at magpapatuloy ang paglalakbay naming lima. Ako, si Doreen, si Joaquin, si Ilia, at si Lexi dito sa mundong ibabaw. Saan na kaya kami pupunta? Ano kaya ang direksyon na tatahaki namin ngayong hindi ka na namin kasama? Napakahirap sagutin, mahal. Miss ka na namin ng mga bata. Miss na rin kita, mahal. Gusto kitang maramdaman. Mahal.
Mayo a 20 pa, nung huli mo akong pinisil sa aking mga kamay. Sa tulong ng Panginoon, mahal, lalakad ako at ang mga bata, dala ang mga masayang alaala natin buong pamilya nung ikaw ay nabubuhay pa. Panghahawakan ko na lamang na tuwing ipipikit ko ang aking mga mata at hinahanap ko ang iyong pagmamahal at gusto kitang maramdaman na parang nandiyan ka lamang sa aking tabi at hindi kita nararamdaman, ang mga masayang alaala ng ating pagsasama ang magtatawid sa akin sa gitna ng matinding pangungulila sa iyo. Sa ngayon, mahal, hayaan mo lamang na ideklara ko sa harap mo at sa harap ng buong mundo na lagi-lagi kong sasambitin at uulit-ulitin na ikaw ang pinakamagandang regalo ng Panginoon sa buhay ko. Magpahinga ka na, mahal, kasama ang Panginoong Hesus. Ang yakap ko at yakap ng apat na mga bata ay iyayakap ng Panginoon sa iyo. Thank you, ne. I love you for the rest of my life and until the next. Mahal na mahal kita.